Don't throw that ball because all of you can shoot the free shot. Please put your hands up. Yan po ang huddle ng Ginebra San Miguel. You only win the championship with a 4 victory. Okay? So, well, I don't care whether it's 3.5. I'll still be out there fighting. Kanina season here for Alaska. Kanina, nag-iayakapan po si Bong Hawkins at si Jojo Lasimosa. Nakita niyo si Sally Jaworski. Lumapit na kayo si Coach Capone. At Alaska Milk wins the Governor's Cup in 1996. And it is now in the history books as only the 3rd franchise in PBA history to capture a Grand Slam. The jubilation on the part of the players of Alaska Milk. It was not an easy series, even if they won 4-1. Hindi po na madali. Mahirap po at napaka... So, gusto ko sabihin, look, I still say, second is better than any other number, no? Below it, di ba? Oh. And, hindi naman tayo nagpunta rito at nag-aarte lang eh. Nagpunta naman tayo dito talaga para maglaro. And that's what's important. Next year, Coach, anong sinisilip mo? Alam ko yung Alaska malakas pa rin. Nakikita mo ba itong team na ito mas lalakas to at maraming matututunan dito sa experience nyo dito sa conference na ito? Ba, sinabi ko nga sa mga players eh, look, anything that doesn't kill you makes you strong. So they should, we should learn from our defeat and face the year ahead, no? But I'm sure, you know, a lot of us, look, this is a 1-year-old team or less than. Hindi so, kailangan matakot sila sa'yo next year? Ah, hindi. Ako hindi ako nananakot. Coach, bilang pahuli sa mga nanonood sa atin, alam ko, mahaba ang mukha nila ngayon, pero pasayahin mo sila sa huling mga mensahe mo, lalo ngayon magpapasko. Aba, ang masasabi ko nga is, look, meron naman nasa silong na 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aba, okay na muna to. Saka sabihin natin kung sino man yung nanalo, mag-enjoy sila habang pwede pa. Yan lang. Okay. Merry Christmas po. Merry Christmas. Okay. Boy, sa inyo pong lahat ng nanood ng television at nakinig sa radyo, sasabihin ko sa inyo, siguro po masama ng konti ang loob nyo, pero kasama nyo kami. Dahil kami nagpupunta rito, binibigay ang lahat para sa inyo. But he started selling on a cart. Okay. Now he has how many engineers? 3 engineers. Pati yung si Michael yung bunso. Yung kasama natin no, na sa whiskey. Wow, bro. God bless you. Forever yan. Saling mo, bro. Ay, I don't, di ko natapos. Gusto ko sana, All the way. Lumipat ka na ba ng tinitiran mo? Oo, oh, idol. Saan ka na ngayon? Nasa bumili ng anak ko. Saan? Sa Metro Clark. Saan yun? Metro Clark, Metro Clark Executive Village. Ganon? Kamatsilis. Kaya mo, minsan pag may salo-salo, kahit konti lang, isa lang kita doon. Ha? Okay. Kung mabilis yung interview, pwede ba akong mag-interview mo doon? Pag nakakita ka ng ganong klase, nakita mo na lahat ng klase ng mga fans, Coach, sa isang lifetime, siguro sobra-sobra. Anong sinasabi niyan tungkol sa buhay ng isang Sonny Jaworski? Yeah. You are lost for words. Kasi alam mo, nakakatuwa dyan eh. Hindi naman natin binibigyan ng pera. Binibigyan lang natin ng pag-asa. May konting salita na bubuhay sa parang kanilang inaasam. Mga ganun. Just to keep on. Keep on with that word hope. Burning the heart. O sa isang katulad ko na sumusunod sa inyo, akala ko nung natapos ang inyong limelight. Yung pagmamahal niyo sa tao, lalaknaw. Bakit parang mas ano? Parang mas malapot, mas malalim yung pagmamahal niyo sa mga tao. Well, alam mo, mahirap maglaro ng basketball mag-isa ka.
Hindi nawawala. Okay, guys. Okay. Okay. Dahil dun lang. But of course, it has its responsibilities. And also the other side, which is, you know, a certain degree of recognition of that. But the responsibilities is obviously very challenging. Because if you realize, basketball seems just a simple subject. But the reality is what a good team puts together. And, you know, speaks of, parang pamilya yan eh. You know, parati kung magkakasundo kayo, maraming mangyayari tayo. Kung magkakaisa kayo, mas madali dali. And then, you are not only ready to enjoy the glory, but to face some challenging things in life that do come. And kailangan bumangon ka. And at the same time, it's understanding that hindi araw-araw mismo. You got to work your butt out. You cannot be all dialogue. You cannot be. And then you really got to. You got to just help each other, just like a family. Mga tao, pag nakita ka, alam nila kung ano ang sinisimbolize. To this day, pag pumunta ka sa isang laro, nagkakagulo pa rin sila. Dahil alam nila, sinisimbolize mo eh. Paano mo ituturo sa isang bayan yan? Yan sinasabi mo yan. Yung pagmamalasakit na yan, yung pagsasama-sama bilang isang pamilya, yung pagkatrabaho na walang bonus sa buhay. Well, una-una, mahirap manirahan sa ibang bansa. So we have a country that are blessed with natural wonders, but number one, we got to take care of those God-given, nature-related blessings. Kasi pag nasira yan, nasira ang tubig mo, nasira kung ano mo, eh ngayon, di ba? Global warming and all those other subjects. Eh, akito ang bagyo ngayon, 300 na kilometers per hour. Eh, pagka naging 500 yan. Wala tayong tapagtataguan. So, pa tayong tatago. O, eh, biglang, halimbawa, eh, makalawa, biglang yung nag-yelo dito, kahit nang biglang global warming. Ang daming mga. Diba? So, it's just realizing that probably there are many things we can do to make a positive change in the lives of someone. No matter how little. Kindness, in words, in material, if you can, lalo na. But, just the idea that, you know, you can dream and you can work the dream, you know, and then there's a lot ahead of you. Oh, and always, always, don't forget, do your thing, but don't ever forget that there's God that must come with all of us. Kasi, yan ang buhay eh, may cycle. Buhay ka. No. Say hi to your dad. I will. I hope we can just hold on. Para kayo dyan, alam kong nagkakasal at naniniwala, sana masiyahan. Well, anyway, napakahaba pa nito. Sana pag-ibayuhin pa tayo ng Diyos at para manalo, masaya tayong lahat.